Welcome to my channel. Ako si Mark Dar at nanonood ka ng Paint Varnish Tutorial. Kung bago ka sa aking channel, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe. I-click mo yung bell notification para maging updated ka sa mga susunod pa nating step-by-step videos gaya nito. So ngayong araw, ang gagawin natin, papalitan natin ito ng haspi. Ang lumang pinturang nakalagay dito ay automotive paints. So ang gagawin natin, magyagiyak tayo ng automotive white bilang base color ng ating haspi. Maaari ang epoxy primer white o kaya automotive white, gaya ng gagamitin natin. Kung ang inyong ginagawa ay kinakailangan ng masilya o may mga sira ito, nire-recommenda ko na epoxy primer ang inyong gamitin. Pero kung maganda naman yung kondisyon ng lumang pintura nito, gaya ng gagawin natin ngayon, maaari na ang automotive white. Ang mix ratio natin dito ay 1:1, 1 part ng automotive white at 1 part ng acrylic veneer. Ipapatungan natin ito ng 1 hanggang 3 patong at mag-aantay tayo ng 15 to 25 minutes sa bawat patong ng ating pintura. Matapos natin itong mapatungan na 3 beses ng ating automotive white, mag-aantay lang tayo ng 1 oras bago ito maaaring haspian. So dito gagamit tayo ng paint thinner at oil tinting color, burnt amber, at konting yellow ochre o kaya Hansa yellow. Ito ang gagamitin natin pang haspi. Ayan, matapos tayong makagawa ng ating oil wood stain kanina, papahit lang natin ito direkta dito sa ating automotive white na in-sprayan natin kanina, makalipas ang 1 oras. So ngayon kung makikita nyo, itong ating oil wood stain matapos natin maipahit, basang-basa pa ito. So hindi pa tayo maaaring mag-haspi. Mag-aantay pa tayo ng mga ilang minuto, hihintayin pa natin itong matuyo ng unti-unti bago tayo magsimulang gumawa ng ating design.
Ngayon, ang gagawin natin design dito ay sisimplihan lang natin para madaling masundan ng mga kapinta natin na nagsisimula pa lamang. Hindi gaya ng mga nakaraan natin video. Maguguhit lang tayo ng diretsyong haspi. Ayan, kung makikita nyo, yung ginawa nating haspi ay basic lang, simple at madaling gawin. Para doon sa mga kapinta natin ng mga baguhan, maaari nyo itong sundan at maaari nyo itong gawin. So matapos natin itong mga haspian, mag-aantay lang tayo ng 1 hanggang 2 oras bago ito maaaring patungan ng ating lacquer sand sealer. Ang mix ratio natin dito ay 70-30, 70% ng lacquer sand sealer at 25-30% ng ating acrylic thinner. Example, sa 1 litrong lacquer sand sealer, lalagyan natin ito ng 1/4 liter ng acrylic thinner. Bali, magiging 1 liter and 1/4 siya. Mag-i-spray lang tayo ng 2 hanggang 3 patong at mag-aantay ng 15 to 25 minutes bago ang kasunod na patong. At matapos niyan, mag-aantay tayo ng panibagong 1 oras bago ito maaaring patungan ng ating top coat.
isa hanggang dalawang patong. Maghintay lang tayo ng 15 to 25 minutes na pagitan bago ang kasunod na patong. Matapos natin matimpla itong ating top coat, ia-apply lang natin ito ng isa hanggang tatlong patong at mag-aantay tayo ng 15 to 25 minutes sa bawat patong ng ating top coat. At mag-aantay tayo ng 6 hanggang 12 oras bago tuluyan itong matuyo at maaaring gamitin. So ayan, tapos na tayong mag-spray ng ating top coat. Mag-aantay na lamang tayo ng 6 hanggang 12 oras bago ito tuluyang matuyo o maaaring gamitin. So kung makikita nyo, napakasimple at basic lang ng ating ginawa. Napakadaling sundan. Matapos ng automotive white, nag-gaspi tayo. Pagkatapos mag-gaspi, nagpatong tayo ng lacquer sanding sealer 3 beses. At pwede na tayong mag-top coat. So ganun lamang yung step ng ating ginawa ngayong araw. So sana ngayong araw na to ay may natutunan kayong bago at nakatulong ang video ito para sa inyo.